Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kay tinipon ng mga punong saserdote at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pabayaan natin, manampalataya sa kanya ang lahat. Pare rito ang mga Romano at wasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito, hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamatay si Jesus dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kahit hindi na siya hayagang naglakad sa Hudiya. Sa halip siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ang kanyang mga alagad. Nalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo kahit nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sinumang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa unang Sabado tayo ng Abril. At bukas, magsimula na
ang mga mahal na araw sa pamamagitan ng Linggo ng Palaspas at mga mahal na araw hanggang Biyernes Santo at sa susunod na linggo ay ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang ating mga pagbasa ay patungkol sa isang drama ng buhay at kamatayan at pagkabuhay muli. Ngayon sa Sabado ng ikalima na linggo ng Kwaresma, ito ay tungkol sa buhay. Buhay na inaalay. Buhay na pinagpasyahan ng mga namumuno na ialay para sa bayan. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ng hula ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 37, verso 21 hanggang 28, nagkaroon ng hula si Ezekiel sa pamagitan ng mensahe ng Diyos na si Yahweh na kanyang titipunin ang lahat na nagkawatak-watak na bayan ng Diyos. Linisin sila at sila ay pagtipunin at pagbuklo rin at mamahala sa kanila ang isang hari gaya ni Haring David na kung saan magkaroon sila ng bayan magpakailanman at ang Diyos ay siyang magiging tunay na pastol sa kanila. Ang Panginoon ang siyang maghirang sa panibagong Israel na kanyang bayan at dahil dito masintro ang kanilang puso sa Diyos. Kaya sa ating salmo na tugunan na mula rin sa aklat ng isang propita ni Propeta Jeremias Kapitulo 31 versikulo 10 hanggang 13 ay tungkol naman sa patnubay ng Diyos na ang Diyos ay isang pastol na kumukup-kup sa kanyang bayan at sila ay magkaroon ng tagumpay na kung saan sasayaw sila sa tuwa at sa galak sapagkat sila ay palayain na ng Diyos. Palitan na ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Ito ang pangako ng Diyos. Ito ang tipan na ginawa ng Diyos na si Yahweh na matupad sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ang ating Panginoong Hesus, siya ang Panginoon ng buhay. Una sa lahat, sinasabi niya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 10, sinasabi niya, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasya-sya. Kaya ang kanya pong ginawa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 44, ay kanyang binuhay muli si Lazarus. Si Lazarus na taga Bitanya, mga kapatid niya si Maria at si Marta. Si Lazarus na ang pangalan pa lang niya ay ang tulong ng Diyos, Lazarus. At ang Bitanya mula po sa dalawang salita, Beth, bahay, ani, mahirap, mga urban poor na tirahan, Bitanya. At dahil dito, atin pong tingnan na naparito ang Mesiyas upang kanyang pagbuklurin ang bayan niya na naghihirap pero bigyan niya ng buhay na nasimbolo ni Lazarus. Pero dahil sa ginawa niyang himala kay Lazarus, tatlo po ang mga mahalaga na pangyayari. Una, ang reaksyon ng mga tao. Pangalawa, ang reaksyon ng mga namumuno. Pangatlo, ang mga galaw ni Jesus. Una, reaksyon ng mga tao.
Dalawa po ang reaksyon ng mga tao, positibo at negatibo. Positibo, sila'y nagpupuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghan na ginawa niya. Pero mayroon ring negatibo. Nagsumbong sila sa mga pinuno ng templo, sa mga iskriba at sa mga kinaukulan. Kaya ganito naman ang reaksyon din sa mga namumunuan at nungkulan. Nagpulong sila kasama ang Sanhedrin. Ano po yung Sanhedrin? Ito ay mahambing po natin sa ating kongreso. Isang asimbliya na mga namumuno. At doon si Caiaphas, na siya yung pinuno ng templo noong panahon na yon, ay sinabi niya na mas kailangan nila na mamatay ang isa kaysa ang lahat ay magkaroon ng kamatayan o paghihirap sa kanila. Background po dito. Bakit ganoon ang kanilang pagpasya? Sapagkat kalahati ng mga tao sa Jerusalem ay nagdepende sa templo at ang mga nasa kapangyarihan ay malaking suporta sa templo sapagkat ang kanilang pangangalakal at ang kanilang mga politikal na kapangyarihan ay nagdepende sa templo ng Jerusalem. Kaya kapag naroon ang ating Panginoong Hesus at nagtuturo na siya yung anak ng Diyos, gumawa ng mga himala na nagpahayag na siya yung Mesiyas na darating, ang lahat ng tao mapunta sa kanya, mapahamak ang kanilang negosyo at mapahamak rin ang kanilang koneksyon sa isa't isa at mapahamak rin sila sapagkat magkaroon ng isang nagkaisang kapangyarihan ng tao at lilipulin sila ng mga hukbo ng sa Roman Empire. Kaya negatibo ang reaksyon nila. Kanila pong pinagpasyahan patayin si Jesus. Pangatlo, ano naman ang nangyari sa ating Panginoong Jesus? Ang nangyari, siya hindi nahayagan. Siya ay nagtago na doon sa Ephraim, na kung saan ito'y malapit sa ilang, sapagkat pinagtangkaan na ang kanyang buhay. Tatlong mga pangyayari na maaaring mangyayari rin sa lahat ng mga magsasalita ng katotohanan, sa lahat ng mga gumagawa ng kabutihan sa pangalan ng Diyos, sapagkat hindi matanggap na mga nasa nungkulan o nasa kapangyarihan ang katotohanan at ang ginagawa na mabuti, na maaring ito ay isang mitsa na magsindi ng isang malakihan na kilusan sa pagbabago. Kaya dito po natin makita una sa lahat ang mensahe ng ating mga pagbasa. Ito'y tungkol sa buhay. Dahil dito po sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 11, verso 45 hanggang 56, na konklusyon sa pangpito na ganawang himala ng ating Panginoon na kanyang binuhay muli si Lazarus. Sa versikulo 50 ay atin pong mabasa ang sinasabi ni Caiaphas. Sabi niya, at ito yung pagkasulat sa orihinal, Heis anthropos apotani hiper to lawo. Lawo, mara po sa salitang lawos, mga tao. Mas maigi pa na isa ang mamatay kaysa lahat ng mga tao. At ito ay nagpahayag na ang Panginoong Hesus, siya na Panginoon ng buhay, siya ay papatayin. Kaya kung tingnan po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6, atin pong manawaan na sinabi ng ating Panginoon
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hodos aletheia kai zo sui, buhay. Ang buhay na mahalaga. Malaga ang buhay, kaya sa mga Hudyo, napakahalaga ang buhay. Para sa kanila, ang buhay ay hayem. At dito naman sa Koinokona Grigo, suwe, na nasalin sa Latin na vita, at sa atin ay buhay. Ngunit buhay na dapat may kahalagahan. Kung ito ay nakita natin, na ang bawat galaw ng buhay, ang bawat saysay ng buhay ay naugnay sa ating tunay na pagkilos na ito ay para sa pagpapahayag ng pinakamahalaga, una, pinakamahalaga at esensyal na mithiin, kahalagahan ng buhay, pagpahalaga ng buhay, pagpayabong ng buhay. Pangalawa, na ang buhay ay may saysay kapag ka ito'y nabuhay ayon sa pag-ibig at ayon sa paggalang ng bawat isa na may buhay. Pangatlo, ang buhay ay biyaya ng Diyos. Dapat Diyos lang ang siyang magpasya para sa buhay, hindi ang tao. Kahit sino man sa atin, marin man ikaw ay namumuno o nanungkulan, o dili kaya ikaw ay makapangyarihan dahil sa iyong pira, o dahil ikaw ay napakatanyag, wala kang karapatan na kitlin o hamakin ang buhay, sapagkat ang buhay ay biyaya ng Diyos. Kapag ka itong ating pagtingin sa ating mga pagbasa, na ang buhay ay mahalaga at dapat igalang ang buhay, atin pong makikita sa mga pagbasa natin ngayon, si Kristo at wala nang iba pa ang siyang Panginoon ng buhay. Kaya sa darating na mga mahal na araw, atin pong tingnan ang alay ng ating pong Isus na sarino ang kanyang pagpahirap, kamatayan sa krus, sa punto at direksyon ng pagkabuhay muli niya. At itong pagkabuhay muli ay pagpahalaga ng buhay ng bawat isa. Ang buhay ninyo, ang buhay ko, ang buhay nating lahat ay mahalaga sapagkat nagmula sa Diyos at para sa Diyos. Naway ating pagyabungin ito sapagkat sa pagpayabong, hindi lang sa paggalang sa buhay, ay atin pong mapahalagahan ang dakilang pag-ibig ng Diyos na naglikha at nagbigay ng biyaya ng buhay. Ang Diyos ay Diyos ng buhay. Binuhay niya si Lazarus, nabuhay siya. Marami siyang pinapahayag para sa ating buhay dahil siya ay Diyos ng buhay na dapat nating pupurihin, na dapat nating sambahin sapagkat ang bawat buhay natin, utang natin sa Kanya. Ang pag-ibigan natin ay dapat nagpapahayag na ang buhay natin ay mula sa Diyos ng pag-ibig at buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.